usapan ni Vice President Sara Duterte. Sa pangalawang pagkakataon, ipinagpaliban ng House Panel ang pagtalakay sa budget proposals matapos hindi siputi ni VP Duterte ang pagdinig at wala ni isa mang kinatawa nito ang dumalo. Ayon sa sponsor ng proposed budget ng OVP, sa plenaryo na tatalakayin ang panukalang pondo. Well, it's simply that we pause on the discussion of the Vice President, the office of the Vice President, but we will continue the discussion in the plenary. Isinusulong na bawasan ang panukalang pondo ni Vice President Duterte sa susunod na taon. 2.037 billion pesos ang 2025 budget proposal ng OVP. Kung si Kabataan Partylist Representative Raul Manuel ang tatanungin, dapat gawin na lamang itong 128 million pesos. Suportado ang pagtapya sa pondo ng chairperson ng House Committee on Appropriations na si Ako Bicol Partylist Representative Elizalde Co. Ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun, Madam Chair, that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million. Madam Chair, yun na lang. Total naman pala ay mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na ipang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat nating bantayan. Tinuligsa ng mga kongresista ang hindi pagsipot ni VP Duterte sa pagdinig. Insulto anila ito sa kamera at sa publiko na naghalal sa mga kinatawang may responsibilidad na busisiin ang panukalang pondo ng mga ahensya ng pamahalaan. And because she is not present, she is actually insulting the sacred institution that should scrutinize the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Samantala, champurado with fried pusit ang almusal habang squid with paella negra ang tanghalian na inihain ng mga dumalo sa pagdinig ng House Appropriations Panel. Nag-trending ang pusit nang ikumpara ni Congresswoman Castro sa squid tactics ang pagtanggi ni Vice President Duterte na sagutin ang mga tanong ng mga mambabatas kaugnay ng paggamit ng pondo nito noong August 27, 2024. Katatapos lang po ng budget hearing dito sa Office of the Vice President, nakita nyo naman, binoycott tayo. Pero masarap itong lunch ngayon na may pusit, tsaka paella negra na talagang ano. Tingnan nga natin kung gaano kasarap. Ang sarap! Sana pala meron din uwihaw na pusit. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang... Hindi po sila sumipot. Madam Chair, balikan ko lang yung sa Magnegosyo Taday kasi ito, isa ito sa mga supposedly innovative na programa ng Office of the Vice President. Pero kanina nabanggit po and as confirmed by COA na sa budget nito for 2023 na dapat ay 150 million pesos, Madam Chair, ang nagamit lang ay 600,000. So Madam Chair, yan ay 0.4%. Madam Chair, walang 1% ng budget for that program pala yung nagamit ng OVP. Kaya po siguro hindi talaga sumasagot sa mga tanong last time no August 27 on the proposed budget. Kasi nagpo-propose din for a similar program para sa susunod na taon. Pero it shows, Madam Chair, 2023 pala, ganito ang nangyari. Madam Chair, can we confirm din sa COA na dun sa 600,000 pesos na nagamit, yun ay napunta lang sa apat na beneficiaries with each beneficiary group receiving 150,000 pesos? Madam Chair, yes po. Based on our report, number 7 observation. And Madam Chair, napunta iyan sa... Haluan ng merong mga women's group, tas merong LGBT group, Madam Chair, dun sa apat. Madam Chair,
supposedly, assuming lang na same rate yung mabibigyan, no? 150,000 per beneficiary group. Madam Chair, yung buong budget for the program, dapat 1,000 yung beneficiaries, Madam Chair. Pero yung nakatanggap lang pala, Madam Chair, 4. No? So actually, Madam Chair, dapat hindi natin palampasin ang ganitong performance tapos manghihingi pa ulit for 2025. Ganito pala yung nangyari. Madam Chair, doon naman sa pagbabago campaign. Madam Chair, may I interrupt? Yes, may add. Oh, sige, for the Magnegosyo Taday program, for the information, this is the pilot. The pilot year implementation is the year 2023. That's why one of the reason of the low utilization is, yun po, nagsisimula pa lang yung program. At the same time, there are also in here in the report that there is a difficulty to comply with the required documents. So may mga documents po na hindi na co-comply ng mga beneficiary, that is why hindi po sila nag-grant. So that's why the reason is only for yung na nagkaroon ng release for this for that 2023 po. Tapos Madam Chair, strict bang 150K yung pwedeng matanggap ng bawat beneficiary group or pwede mag-vary yung amount? Madam Chair, there is a category if ever individual ka or group or association, and then there is a limit on din kung ilan kayo member dun sa organization. So it varies po yung amount. So pwedeng mas maliit pa sa 150K yung matanggap kung maliit yung beneficiary group, Madam Chair? Madam Chair, for the lowest po is 100,000 po if ever yung organization is mayroong 20 members and below. So kung ganun, Madam Chair, ibig sabihin, minimum pa lang yung 1,000 na pwedeng naging beneficiaries. Pwede pa pala mas marami yung nakatanggap, mas madidistribute yung pera across smaller beneficiary groups, Madam Chair. So it goes to show na kahit kakasimula pa lang nitong program, pero Madam Chair, kung hindi man lang umabot sa kalahati yung nagamit na pondo, eh marami tayong kababayan, Madam Chair, naghahanap ng tulong or pangkapital sa mga small businesses nila, tapos ito pala merong pera sa OVP, eh hindi talaga katanggap-tanggap, Madam Chair, na 0.4% lang yung napamahagi, Madam Chair. Doon naman sa pagbabago campaign program, can we confirm din sa COA na bahagi ng observations nila ay doon sa manual of operations, hindi po kompleto yung guidelines and procedures sa pag-identify ng mga target school beneficiaries. Tama po ba yun, Madam Chair? Madam Chair, based on our report, yes, confirm po. And Madam Chair, kasi itong pagbabago campaign, dito kasama yung pamamahagi ng libro, eh, yung isang kaibigan, Madam Chair, na tayo po ay nabansagang editor noon. Tapos ipapamahagi pala, Madam Chair, hindi din identified saan mapupunta. Madam Chair, can COA also confirm, wala rin sa guidelines and procedures yung determination ng target grade levels of students na makakatanggap? Yes po, Madam Chair. Also, Madam Chair, hindi din malinaw paano yung distribution talaga ng bags and dental kits. Based on our report, it is not uniformly determined yung distribution po nung pagbabago bags. Kasi yung distribution list is not uniformly predetermined as to the names of the students. So, Madam Chair, dun sa mga na-sample ng COA, upon checking nga dun sa paano na-implement yung proyekto, gano'ng kadami lang yung merong predetermined na distribution lists? Based on our report, out of the 57 samples of distribution per school, only 4 have predetermined distribution list of students, while the remaining 53 have no predetermined list of students, Madam Chair. Tapos, Madam Chair, can COA also confirm na noong nag-inquire sa concerned personnel na nag-implement nitong pagbabago campaign, yung pamamahagi ng mga bags na merong libro, Madam Chair, may mga instances na pre-signed na ng mga estudyante na beneficiaries. Ibig sabihin, pumirma sila sa forms, pero hindi pa pala sigurado na magiging present sila to receive the bags kung saan nakalista sila as intended beneficiary. Can COA confirm that, Madam Chair? Madam Chair, yes. Based on our inquiry with the concerned personnel, it is some of the distribution lists were pre-signed by the students prior to the actual distribution order. The distribution, in order to conduct the distribution process efficiently.
So, parang baligtad, Madam Chair, kasi usually kapag halimbawa merong pamamahagi ng assistance o kung anumang mga government services, di ba, pipirma ka dahil natanggap mo na yung kung ano man yung dapat na mare-receive mo, Madam Chair. Pero dito pala, may mga pumirma pero hindi pa siguradong tatanggap sila ng bag. Tapos ire-report ng OVP, Madam Chair, na nakapamahagi siya ng ganitong bilang ng bags, ganyan. So, again, Madam Chair, isa itong example ng hindi katiwa-tiwalang mga ano, programa ng OVP. Pati yung inventory management, Madam Chair, wala ding malinaw na guidelines. Can Kuwa confirm? Madam Chair, based on our report, verification disclosed that 9 out of the 57 sample distribution have attached the required form. So yung required form po nun is yun yung nire-required dun sa manual of operation ng program wherein kasama yung inventory management to monitor. So out of the 57 sample, 9 lang po yung hindi po naka-attach yung required form. Okay, so Madam Chair, all in all, can Kuwa say na hindi strictly in compliance sa government auditing code ang ganitong pag-handle ng OVP doon sa kanyang pagbabago campaign program? Madam Chair, yes. That's why my recommendations kami dito to strengthen the agency's internal control on the implementation of the pagbabago campaign program, Madam Chair. So, Madam Chair, aside dun sa pagbabago campaign, tapos ang magnegosyo taday program, aside din dun sa nabanggit ng mga colleagues natin, Madam Chair, pinapakita nito na based on actual experience ay inefficient sa pag-provide ng services ang Office of the Vice President. Pero then again, no, kung usapin ng confidential funds, ang bilis-bilis na gamitin. Tapos, Madam Chair, kung doon naman sa, kung looking forward, no, kung yun yung gustong pag-usapan lang dati ng Vice President, pero it seems na hindi din naman seryoso ang opisina dun sa pag-ensure na ma-provide yung mga services na ito kasi nga hindi din naman talaga sumasagot kung present, tapos ngayon nga hindi humaharap. So nasa taong bayan po natin actually to judge kung katiwa-tiwala pa ba talaga naasahan sa ganitong mga serbisyo ang Office of the Vice President. Sa mga nakabenepisyo naman po actually, napatunayan po kayo ay ilang prosyento lang pala talaga no ng mga dapat sana ay makatanggap, and you even deserve better doon sa mga nakuha na po ninyo mula sa Office of the Vice President. At sa mga umaasa naman po sa OVP, parang we should temper our hopes no doon sa pag-rely pa na magiging maayos or makakatanggap tayo ng sapat na mga serbisyo mula sa opisina. So if I am to propose something concrete, Madam Chair, no, and it can be dealt with at the appropriate time, pero on record, Madam Chair, ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun, Madam Chair, that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million, Madam Chair. Yun na lang. Total naman pala ay mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Yun lang, Madam Chair. Salamat. Salamat. Next, from the majority, we have the Honorable Paolo Ortega. Thank you, Madam Chair. Quick manifestation lang, Madam Chair. Medyo nagpipigil ako kanina, parang nalulungkot nga ako actually. Dahil nga, una, we were talking about tradition, and pangalawa po, na parang siguro karamihan po kasi nang nandito sa kwarto na to ay baguhan po, neophyte. Na-inspire po ako sa idol ko, si Kong Jinky, nung nilabas niya na yung red notebook niya at sinabi niya na ang mandato naman po natin nanggagaling po sa kapangyarihan natin sa galing po sa constitution. Syempre tayo po ay we believe in tradition, naniniwala naman po tayo doon. Saka speaking of tradition, siguro po hindi ko alam kung paano ko sasabihin to.
1907, meron na pong Ortega sa Kongreso. So, tradition po. Parang tradition nga po talaga yun. Siyempre, nagtatanong din naman po ako, ano bang mga tradition dito sa Kongreso? Tatanong po ako sa aking mga lolo, uncle, saka tatay. Ang nasabi lang naman po nila sa akin, ang pinaka-importante na tradisyon dyan at i-uphold natin is yung respect begets respect and courtesy begets courtesy. So, kung ano po ang ating tinatanggap, siguro dapat po yun ang ating ibabalik. Pero marami pong bata, marami pong baguhan dito. As non-traditionalist siguro, we still afforded the utmost and yung pasensya po at pag-iintindi at saka yung courtesy na ibigay po natin yun. Hindi po makikwestiyon ng committee na to na hindi po naibigay yung courtesy na yan. Yun lang po. I just wanted to get that out of my chest, Ma'am Chair. Pwede po yung slides na. Segue. Please put up the slides. Yeah, there you go. Ayan po, ma'am, yung pinapakita ko po ng mga litrato kanina for the satellite offices. Na-alarm po ako kanina kasi nung sinabi po ni Kong Franz Pumarin yung figures for the Office of the Vice President po before sa New Manila, Quezon City, that's about 300,000 po yung rental nila. So, I do not have the exact numbers kung magkano po ang rental po ng per satellite office na to. Can we address COA po kung magkano po kaya? Like, ito pong nandito ngayon. COA? Madam Chair, as I've said earlier, the details or the breakdown of the rentals per satellite office is wala po kaming documents as of now. So, nasa office pa po yung mga documents. But then we can although provide. I believe that the number you provided earlier was 53 something million for the 12 offices. Sa lahat na po yun. For all rental expenses po. Offices. Parang ganon. So kung i-average mo yun, 53M divided by 12, more or less, I guess yun ang hinihingi ni Kong Ortega. Average lang naman. Madam Chair, as I've mentioned din po, hindi lang po siya for rental of office spaces. Kasi based on the report, it pertains also to other rentals of equipment, multi-copier, and then office storage spaces. So, hindi lang po office spaces yung 53 million. Yes, boss. And yun nga, for the proposal, parang 8 million po yata yung next na proposal for rent and lease. Di ba po, sir? Parang 80? For the proposal po, we don't have the exact amount po. Hindi po nandito. Anyway, Madam Chair, baka pwede po tayong humingi ng data noon kasi pag syempre titignan po yung satellite offices for that amount and yung comparative nga po na Office of the Vice President nung time po ni VP Lenny, parang medyo mataas po yata yung renta. Kung wala po silang copy, ma'am, baka pwede pong mag-submit sila sa committee para po pwede nating ikumpara. Siyempre, makikita mo naman yan sa fair market value ng bawat property kung magkano po yung renta na yun. Thank you, Ma'am Chair. Salamat. Next is the Honorable Upper Vice Chair, Kong Benny Abante. Was not around, and so we move to the Honorable Dante Marcoleta, who is also not around. So we move to the Honorable Mitch Cahayan Uy, also not around. Next is the Honorable Deputy Majority Leader Judas Idre. Just a manifestation, Madam Chair. First, siguro I'll speak for many of the neophytes here in the House that we take offense or probably disheartened by the statement of the Honorable Marcoleta that the neophytes